Gusto mo bang makaipon ng pera pero hindi mo alam kung paano ito sisimulan? Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano ito gawin. Kung ang dahilan mo ay mababa ang iyong sweldo, ito ang pinakamabisang paraan. Kahit mababa ang sweldo ay makakaipon ka talaga. Tara, simulan natin. Hindi maitatago sa atin na gusto nating magkaroon ng ipon. Pwede ba tayong magkaroon ng ipon kahit maliit ang sweldo o kakaunti lang ang kinikita natin? Kakayanin ba nating makaipon kahit napakarami ng gastusan natin? Kaya ano ang dapat na maging mindset ng bawat isa sa atin? Ano ang mabisang paraan para ikaw ay makapag-ipon? Keep watching para malaman mo. Una, kapag may gusto kang bilhin, palipasin mo muna ang isang araw. Isipin na kung ang bibilhin ito ay mahalaga ba, kailangan ba, o hindi naman talaga. Bakit kailangan mong palipasin ang isang araw? Baka naman kasi ay naa-attract ka lang doon sa nakita mo na bibilhin mo. At hindi naman talaga ito kailangan. Wow! Ang ganda naman ng headband mo! Saan mo yan nabili? Sa palengke? Wow! Magkano ba yan? Parang gusto ko din bumili yan. Ito, mura lang to. Hindi ko na sa palengke nabili, no? Sa mall ko to nabili, besh. Ano ka ba? Nag-sale kaya dun. Kaya kung ako sa'yo, kung bagay sa akin, bagay sa'yo, bumili ka na din. Nagandahan lang pala ako sa headband mo kahapon. Hindi na nga pala ako bibili nun. Hindi ko naman yung kailangan eh. Ah, okay. Sasamahan pa naman sana kita eh. Nag-sale kasi, alam mo, bagay talaga to sa akin eh. Eh, bahala ka. Sige, kung ayaw mo. Pangalawa, padalos-dalos na paggastos. Limit impulse buying due to hunger. Anong dapat gawin? Bago umalis o bago ka mamalengke or mag-shopping, kailangan mong kumain muna. Bakit? Kasi maaari kang matukso sa mga mamahaling restaurant, mamahaling fast food, at doon maubos ang iyong pera. At ilista natin ang mga needs bago ang wants. Kain muna tayo bago tayo umalis. Ikaw na lang muna ang kumain. Mamaya na lang ako kakain kapag nakauwi na tayo. Busog pa kasi ako eh. Bab, nagugutom na ako. Paano yan? Kain muna tayo. Sige ba, tara! Nabusog talaga ako sa kinain natin. Grabe. Ako natin eh, kaso hindi natin naubos. Sir, ito na ho yung bill nyo, 5K. 5K yung bill natin? Oh my God! Wala na tayong pamalingkin nito, Bab. Pangatlo, putting your names on your savings account or bank account. Life insurance. Name it to your family. Ano ang ibubunga nito? Hindi mo ito magagastos dahil para ito sa pamilya mo. Magandang umaga, sir. Ano ang maipaglilingkod namin sa inyo? Kayo ho ay welcome sa aming bangko. Magdi-deposit sana ako kung maaari sana ay ipangalan sa anak ko. Dito ho sa aming bangko ay talagang trusted. Kaya ngayon ho, sir, ay pwede na ho tayo mag-fill up ng ating mga form at mga documents na ating gagamitin sa ating transaksyon. Pang-apat, mas madami dapat sa savings kung kinakailangan 3/4 sa savings at sa outgoing naman ay 1/4 lang. Kaya naman ay hati sa dalawa. Hindi pwede na mataas ang gastos at mababa ang pasok ng pera sa atin. Kailangan pantay. Honey, nag-ipon na nga pala ako ng pera. Yung kalahati ay dito sa bahay at yung ibang gastusin. Tapos yung kalahati naman ay para sa savings account natin. Ano, okay ba yun sa'yo? Oo, oh, honey, maganda yung idea mo. Buti lang, nag-save ka para makapag-ipon na tayo. Panglima, iwasang mag-emotional shopping. Pero kung need mo talagang mag-ipon, avoid mo ang pagiging emotional shopper. Tandaan, kapag kasinunod mo ang mga tips na ito ay malaking tulong ito sa iyo at magiging magaan, madali ang pag-iipon mo ng iyong pera. Mag-shopping, total bagong sahod naman tayo ngayon eh. Ah, oo nga, sige, sasama ako. Ikaw ba, Tin? Sasama ka ba? Pasensya na, hindi ako makakasama eh. Kayo na lang muna. Aba, Tina, andito ka lang pala. Wala ka bang plano magbayad ng upa mo sa apartment ko? Yung tubig, yung kuryente. At yung apartment ko, nasasayang lang din wala akong kinikita sa'yo. Meron ang papalit sa'yo kasi hindi ka nagbabayad. Kung hindi ka magbabayad, talagang ipapapulis na kita. Huwag niyo naman po sa akin ito gawin, Arimbebang. Pangako po ngayong pong linggo ay gagawa po ako ng paraan para makabayad po ako sa inyo. Pre,
Chris, pwede mo ba akong pahiramin ngayon kahit 10,000 lang? Ipagbabayad ko lang sa pangtatlong buwan kong upa eh. Ha? 10,000? Para sa tatlong buwang hindi ka nakabayad? Bakit? Anong nangyari? Naubos ko kasi yung pera ko sa budget kong pangtatlong buwang bayad sa upa dahil dun sa pag-shopping natin ng nakaraang ikatatlong buwan. Pasensya ka na, pero hindi kita ngayon mapapahiram eh. Tin, pwede ba ako sa'yo makahiram ngayon? Kung pwede lang sana. Para saan mo naman gagamitin yan? Wala kasi akong pambayad sa pangtatlong buwang upa ngayon eh. Huwag kang mag-alala. Pahiramin kita. Meron ba naman ako na itatabi? Basta sa susunod, yung mga nasa mong pera ay huwag mo nang igastos pa sa mga ganyang bagay. Kasi mahirap na kapag magigipit, di ba? Salamat din. Di ko akalaing ikaw pa yung tutulong sa akin. Salamat. And I hope you like this video and don't forget to like and share and comment or subscribe sa aming channel.